Hindi pa ako gumastos dito ng 1,000 pesos. Hi guys! So for today's vlog, ayan, meron tayong i-review yung brand na isang makeup cosmetics, ayan. So, may nabili ako sa, actually, ang tagal ko na napapanood dito sa mga, sa YouTube, sa mga beauty vlogger. And marami ako na panood na talaga naman ang ganda-ganda ng kanilang feedback regarding dito sa brand ng beauty products na to or ng makeup na to. And, ang isa pa, sobrang mura lang niya, guys. Ay, alam niyo ba na, yung kanilang foundation ay nag-worth lang ng 59 pesos. Pero, ang daming positive feedback ng brand na to. Kaya naman, na-curious ako. And, sabi ko, try ko na gamitin siya sa sarili ko, na i-review siya. So, ayan, bumili ako, guys. Ito na siya. So, ito yung Pink Flash. So, ayan. So, kung nakalagay siya sa gantong bag, ayan, kung nakikita nyo, Pink Flash ang nakalagay. So, napakamura lang ng mga makeup nila. And, kung makikita nyo, ganito karami is nagkakahalaga lang siya. Hindi pa ako gumastos dito ng 1,000 pesos. Under 1,000 pesos pa siya kasama na yung shipping fee. Ang binayaran ko lang sa courier ay 900 plus, I think. Mga ganun lang siya. So, wala pa siyang 100. Wala pa siyang 1,000. Ganito na siya kadami. And, kompleto na siya. Ang wala lang dito is yung aking powder or yung aking final powder. Hindi ko siya na-order. Akala ko kasi naisama ko sa cart. Hindi pala. Noong chinik ko, wala. Ayan. So, i-review na natin siya, guys. Kasi talaga na-curious ako. And sabi ko, try ko nga sa sarili ko. Ayan. So, unahin na natin tong foundation nila. So, ganito yung kanilang packaging sa kanilang foundation. Ayan. Tube lang siya. Na matte. Matte yung kanyang texture. So, may nakalagay dyan na Pink Flash. Kung nakikita nyo, ay mag-focus. Ayan. Nakalagay Pink Flash. Paano ba? Paganyan. Matte yung kanyang texture. So, apat na shade yung kinuha ko. Ayan. Ang hindi ko lang nagugustuhan dito, guys, hindi nakalagay yung kanyang shade kung ano. Nakalagay lang dito yung number. So, manghuhula ako. Kailangan pala malaman ko. Alam ko yung number, yung code nung shade ko. So, meron tayong number. Asan na ba yung shade nito? Ang hirap hanapin ng shade nito, guys. Pero, I think itong sticker na nakalikit, yun ang kanyang shade. Meron tayong number 2, Sand Beige. Sand Beige ba ito? O, Sand Beige. Tapos, meron tayong number 3, Medium Beige. Meron tayong number 4, Medium Peach. At number 1, Vanilla. Ayan. So, apat yung kinuha ko. And, itatry natin mamaya. Sa swatch ko siya, guys. So, swatch natin to. Ito mo ng number 3, Medium Beige. So, ganito yung kulay niya. So, ganito siya pag sinwatch. Ayan yung kulay niya, guys. Ayan siya. Dapat pala dito ko tinry. Ito. So, ito yung Medium Beige. Ayan. Next is ito yung kanilang Sand Beige. So, try lang natin. Sand Beige. Ito naman yung kanilang Sand Beige. Ayan. So, ito yung Medium Beige nila. Ito yung Sand Beige. And, next natin is itong Medium Peach. Siguro ma-pink-pink ang color nito. Ayan. Itong kanilang Medium Peach. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. Medium Peach.
And then yung kanilang vanilla. Ito naman yung vanilla nila. Hindi ko alam kung anong shade yung vanilla. Kung anong kulay niya. Hindi ko pa kasi na-try ito. So, yung vanilla pala, medyo pinkish siya. Pink yung kanyang, may pagka-pink-pink siya. Ayan. So, ito. Ito yung pink beige. Ah, vanilla, sorry. Ayan. So, siguro kukunin ko itong, mas malapit sa kulay ko itong number 2 nila, sand beige, at saka itong number 1 yung kanilang, ay number 3 yung kanilang warm beige. Warm beige pala to. Warm beige. Kanina pagkabasa ko medyo. Yung kanilang warm beige at saka yung kanilang sand beige ang paghahaluin ko. Warm beige at sand beige. Kasi yun para mas malapit sa kulay ko. Para may pagka-yellow undertone kasi. So, paghahaluin ko lang siya. Try natin. Actually, nung yung pinanood kong review dito is yung kay Ann Clutes, tsaka yung kay Kenny Manalad. And sobrang natuwa ako sa review nila kasi positive ang feedback nila. Lalo na dito sa foundation. So, minix ko lang and ilalagay ko lang sa face ko. Pag kulang, maglalagay na lang ulit ako mamaya. And mag-moisturize muna pala ako ng mukha. Sorry. So, gamitin ko lang tong Witch Hazel Facial Mist ng ang tawag dito? Glam Skin Manila. Ayan. Para ma-moisturize yung ating mukha. And then, maglalagay ako ng aking primer ng Sassy Lady. So, maglalagay lang ako dito sa aking area kung saan ako mabilis mag-oil up. Yan, sa ilong. And syempre, dito din sa noo. And dito sa chin. Yan kasi yung mga area na mabilis tayo mag-oil up. Lalo na din sa mga oily skin na kagaya ko. Oily skin kasi ako, guys. So, dyan dapat tayo naglalagay. Ayan. So, tap-tap lang natin. Ayan. Para manuot siya sa skin. And then, tsaka tayo maglalagay ng ating foundation. So, yung pinaghalo ko na kanina. Yung sand beige at saka yung warm beige. Blend lang natin. Eh, isa pa pala, hindi pa pala ako nakakuha, guys, ng kanilang tawag dito, concealer. Yung prices nga pala nito is ilalagay ko na lang sa description box. Ang pagkakatanda ko itong foundation is 59 pesos lang siya, isa. So, wala ditong lalagpas ng 100 or 150 or 200. Wala lalagpas na ganun. So, under 100 lang siya talaga. Kaya, napakasulit, diba, guys? Ayan, tingnan nyo naman yung coverage, oh. Diba? So, na-cover naman niya yung dapat i-cover. And, very impressive naman. Konti lang kasi nilagay ko, hindi ko dinamihan. So, siguro gagamit na lang ako ng ng ibang concealer. Kasi hindi nga ako nakakuha ng concealer. And then, next natin is magkikilay tayo. So, ang kinuha kong pangkilay sa kanila ay itong kanilang eyebrow pen. Kasi ito lang yung meron sila. Usually nga, hindi talaga ako gumagamit ng ganito kasi very oily. Hindi ako gumagamit ng ganito kasi madali siyang mabura sa akin. But since it's lang naman for tutorial lang, para pakita ko lang naman sa inyo. So, gagamitin ko siya ngayon. Ayan. So, try natin. Actually, nagamit ko na to one time. Sinubukan ko lang siya.
So, yan. Hindi ko alam kung anong klaseng kila yan, guys, ha? Basta kasi hindi talaga ako sanay mag-gumamit ng eyebrow pencil pag ako ay nagkikilay. Laging kung hindi pomade or anong ginagamit ko, yung liquid. Ganun. Hindi talaga ako sanay na nag-eyebrow pen. So, next natin is concealer. Ang gagamitin kong concealer, guys, is itong concealer ng Sassy Lady, yung kanilang full cover concealer. Konti lang naman. Iko-conceal lang natin yung ating under eye at saka yung ating yung mga areas na dapat i-conceal. Conceal din natin yung ating chin, yung ating nose bridge, at saka na din yung ating brow bone. Ayan. So, lagay lang tayo ng konti. So, next natin is i-bake lang natin itong under eye tsaka itong ating ibang parts ng ating face na nilagyan natin ng foundation. I-bake lang natin siya ng loose powder. Magko-contour tayo ng ating face. Actually, dalawa itong nakuha ko pang contour. Dalawang shade. And ang cute na lalagyan nila, guys, para lang siyang laruan. Tignan nyo. So, dalawa yung nakuha kong pang contour nila. Itong shade na to. Yan. Itong wala nakalagay na shade. Basta ito, darker to. Ayan, darker siya. Nakikita nyo ba? And ganyan lang siya kaliit, guys. And itong isa naman is ito, medyo lighter siya ng konti. So, ang gagamitin natin pang contour is itong lighter. Ayan. And, di ba sabi ko kanina, lalagyan ko ng powder yung ating kilay para hindi siya ganun kabilis maghulas. So, para mas kumapit siya. So, ang lalagyan ko naman sa aking kilay is itong darker shade niya. Ayan. So, lagyan ko na yung kilay ko muna pala bago tayo mag-contour. Ayan. So, yan. Nalagyan ko na siya ng powder. And then, nagko-contour na tayo. Gagamit lang tayo na brush na pang contour, syempre. Pag nagko-contour kayo, ang gagamitin yung brush is yung angled brush, kagaya nito. Wala pala silang ano, guys, tawag dito, eyeshadow.
So, dahil wala silang eyeshadow, gagamit na lang tayo ng... Gagamitin natin yung ating Glam Skin Manila na eyeshadow, syempre. So, kunin lang natin itong ating brush. Ayan, andumi ko na, guys. So, gagamitin na natin yung ating... Habang binibake natin itong ating mukha is maglalagay na tayo ng eyeshadow. Gamitin ko na eyeshadow ng Glam Skin Manila kasi hindi kompleto itong... Walang eyeshadow sa kanila, sa pink lash. Ito, simple look lang naman itong ating gagawin. Pang everyday lang naman, ganun. So, simple lang ang ating kulay. So, gamitin natin itong Comfort as our base. Ayan. Ang hirap nitong Glam Skin Manila na eyeshadow palette kasi walang salamin. Next natin is lagay natin itong shade na itong Leti. Ito, Leti. So, I guess, okay na yan sa akin. And, gusto ko lang din maglagay ng konting skin tab para naman may dating yung ating mata kahit na simple lang. So, maglalagay lang ako ng konting skin tab. So, gagamitin ko tong Fantasy. Or, ito na lang, Preppy. Yan, tong Preppy. Yan na gagamitin ko sa aking pinaka gitna pampakintab. Para may shimmer naman siya kahit papano. Ayan. Ayan guys, and hindi ko pala kanina na-swatch itong ating biniling pang contour. So, isa-swatch ko lang siya. Ito yung darker shade. Swatch ko lang siya guys, para makita nyo. So, ayan siya. Ito yung darker shade. Very pigmented din siya guys, kaya careful lang sa paglalagay. So, ayan siya. Ito naman yung lighter shade niya. Ito yung ginamit natin pang contour. Halos hindi nakita. Ayan. Kita nyo ba? Ayan siya. Ayan. So, ito yung ginamit natin pang control. Ito yung lighter shade. Ito yung darker shade niya. And ang cute ng kanilang lalagyan, guys, diba? Ang pagkakatanda ko is, ito ay 39 pesos lang. So, ganun lang talaga siya kamura. And then, next natin gagawin is, so, tapos na tayo sa ating mata. Is mag-eyeliner tayo. Meron din silang eyeliner. So, ito yung kanilang eyeliner. Ang pagkakaalala ko, nagamit ko na itong eyeliner nung ako ay gumawa ng Barbie-inspired makeup. Ito yung ginamit kong eyeliner. And okay naman siya so far. Hindi siya water-resist. Hindi siya waterproof. Pero, nagtatagal naman siya sa mata, sa skin. Huwag mo lang siyang bubura yan. Pag binura mo siya, is nabubura din naman talaga siya agad. Maglalagay lang tayo. Ayan, medyo pinapawisan ako guys, ang init kasi. And walang electric fan na nakabukas, wala ding aircon na nakabukas kasi nga maririnig sa aking camera pag nagbukas ako ng fan or ng aircon. So next natin, ayan, is itong ating blush. Maglalagay na tayo ng blush. So ang blush na gagamitin natin, ang blush na kinuha ko pala is dalawang shade lang din. So itong parang medyo peach ang color niya. Ayan, parang ma-orange-orange siya.
As ito naman, isa parang pink. Ayan. Ayaw mag-focus. Ayan siya, guys. Ayan. Okay. So, gagamitin ko is itong pink. Parang mas bagay kasi siya sa pang-everyday. Feeling ko lang. Parang feel ko mag-pink na blush ngayon. So, ayan. Lagay na tayo. And then, nakalimutan ko pala, i-control ko yung ilong ko. Ayan, kasi medyo para na nakakawilihan ko na nagugustong ako na yung pagkocontrol ng ilong. And magkocontrol tayo. Yung gagamitin natin pang control is yung ginamit natin pang control kanina sa ating cheek. Okay. Tinuha din pala ko guys na highlighter sa so, pang-highlight natin. Isang shade lang ng highlighter ang kinuha ko. Asan na ba siya? Ito siya guys. Yan. Ayan yung kanilang highlighter. So magkakasing laki lang yung kanilang lalagyan. So gamit lang tayo ng fan brush para may lagay natin itong highlighter. Ayan siya. So, ganyan lang siya kaliit, guys. And sobrang cute niya. And so, lalagay lang tayo sa ating fan brush. And maglalagay lang tayo dito sa ating cheek. Mascara pala tayo guys, nakalimutan ko. So, meron din silang mascara. Lapit ko na nga dito, nahirapan ako. Dalawang mascara yung kinuha ko is itong isang pink tsaka isang black. Asan na ba yung black? Eto. So, dalawa yung kanilang mascara, dalawa yung kinuha ko. Pero same lang din sila. Yan, magkaiba lang kanilang lalagyan. So, ganito yung tura ng kanyang wand. Ayan siya. So, yung isa, ganun din naman. So, same lang naman siya. Wala naman pinag-iba. Yung lalagyan lang, yung kulay lang na lalagyan ng kanila pinagkaiba. And then, lastly, yung kanilang lipstick. So, ang dami kong kinuha ng lipstick sa kanila pala, guys. Yung kanilang lipstick kasi is, eto. Ayan. So, ang dami kong kinuha ng lipstick. Hindi ko rin alam kung bakit. Ayan. So, meron tayong, alam ko anim to. Ba't lima na lang? Lima. Alam ko anim to eh. Wait lang ha. Hindi, wala yung isa. Alam ko anim to. So, meron tayong five shades. Ayan. Ayan siya lahat. Sorry. Sorry. Ayan. Yan yung tsura ng kanyang packaging. Ayan. Ang late kasi ng kamay ko, hindi ko siya maipakita sa inyo ng buo. Ayan siya. So, siguro para sa makeup look natin na to, ang gagamitin natin is itong shade na to. This one. Ayan. Kasi ano lang to, nude siya, nude. Nude yung kulay niya. And simple makeup lang naman din yung gagawin natin. So, hindi naman ganun ka vibrant na lipstick yung dapat nating gamitin kung everyday lang naman.
So, yung kanyang wand, kung mapapansin nyo, para siyang wand ng ano, yung sa Maybelline, yung kanyang Superstay na lipstick. Ganito yung wand nun eh. And, gusto ko sa lipstick yung medyo parang makapal yung bandang, yung lower lip. So, ang ginagawa ko is, nilalagyan ko siya ng brown na contour. So, lalagyan ko ng contour, yung ginamit natin kanina. So, dito banda. Para magmukha lang makapal yung ating lower lip. Kasi gusto ko yung ganong effect. Ayan. Hindi ko alam kung nagkaroon siya ng effect na kumapal or ano. Basta kailangan magkaroon siya ng shadow dyan. So, ayan. And tapos na yung ating look. Ay siguro maglalagay na ako ng papowderan ko na siya ng konti. Impressive itong product na to. Kasi tingnan nyo naman, no, diba? Ang ganda. Ang lalagyan lang natin ng powder, guys, para mag-mattify siya ng konti. So, ayan. So, ito na yung ating nagawang look. And, alam niyo ba, guys, very impressed ako. Kasi, para sa halaga niya, na below 100 pesos, akakakuha ka na ganitong look. And okay na sa akin, diba? Dito sa kanilang foundation, and very, tuwan-tuwa ako kasi ang ganda ng, ano niya sa skin, ang ganda ng result niya sa skin, di ba? Na-hide niya yung mga dapat itago, yung mga veins na maliliit, ayan. So, ang bili ko dito, ang alam ko is 59 pesos. Sa halagang 59 pesos is makakakuha ka na ganitong klaseng foundation is talagang wow. Okay? So, yung kanila namang contours, okay din naman sa akin kasi ano naman siya, very pigmented. And ayan, tingnan nyo naman, as you can see, makikita naman yung aking contour. And okay sa akin tong contour nila. And then, yung kanilang lipstick, so nakikita nyo naman yung ginamit kong lipstick. Ayan. And next natin is itong kanilang pang contour. Gustong-gusto ko din kasi, di ba, na-contour naman yun. And very pigmented din naman siya. So na-contour naman yun yung dapat i-contour. And then, I like the color, yung mas lighter na shade. Ayan, maganda siya. And then, itong ating ginamit sa ating na eyeliner. And maganda din siya, guys, tingnan nyo, di ba? So, sa halagang, alam ko, ito kasi kasama siya sa bundle. May ka-bundle kasi ito lahat yung pang mata. Itong ay, itong, tabi ito, itong mascara, itong eyeliner, and itong pang eyebrow pencil, itong eyebrow pencil, magkakasama sila. And alam ko, ang bili ko lang sa kanila is 166 pesos. Ayan. So, sulit na. Okay sa akin to. Okay sa akin itong eyebrow pencil. So, hindi ako madalas gumamit ng eyebrow kasi nga oily yung skin ko. Pero para sa tutorial na ito ginamit ko, nakikita ko, okay naman siya. Yung kanilang highlighter, okay na okay din sa akin. Kasi tingnan nyo naman, di ba, na highlights naman yun yung dapat i-highlight. So, may glow naman kayo nakikita. Ayan. So, maglalagay lang pala ako ng konti dito sa baba. Ano pa ba? So, yun lang. And, lahat naman halos ng product nila is very worth it bilhin sa halaga. So, sa halagang below 100 pesos, meron ka ng ganitong klaseng product na makukuha. And, for everyday makeup, okay na siya. Diba? So, ito na yung ating finished look. And, para, syempre, para mas maayos naman yung itsura natin, syempre, mag-wig ako. Ayan. Kasi, hindi ako ganun ka-confident, guys, sa buhok ko ngayon. Kasi, hindi pa ako nakakapagpasalon. And, hindi ko gusto yung buhok ko dahil sobrang dry na siya, guys. Pero, once makapagpasalon naman ako, hindi na siguro ako mag-wig. Pero, as of now, mag-wig muna tayo. Okay?
So, para kompletuhin tong look na to, magsusuot lang ako ng wig and babalik ako. Maglalagay nga pala muna ako nitong facial mist. So, spray na natin yung mukha natin. Para mag-set din yung ating makeup. Yun lang guys, and ito na yung ating finished look and nakita nyo naman. And para sa akin, okay na okay itong pink flash kasi bukod sa mura na siya and sobrang ganda pa ng kanyang yung lahat, yung pigmentation niya, yan, yung lalo na yung foundation guys, gusto ko yung foundation kasi talagang na-cover niya yung mga impurities ng aking mukha, yung mga maliliit na veins, yung mga na-cover niya yung mga pimple marks ko. So, okay na okay sa akin itong pink flash. And mura pa, diba? So, may sasuggest ko na pwede nyo siyang bilhin. Pwede nyo siyang ipamalit sa mga high-end na makeups. Lalo na ngayon, diba? Ang hirap ng pera. So, kailangan natin magtipid.